Hello mga kapalaboy, I'm Joey RJ Olimba, your sales executive from Peak Motors Jose Bad Santos Manila Branch. For today's video, ipepresent ko po sa inyo itong 2023 Montero GT 4x4 Automatic. Tara, samahan niyo po ako, tignan po natin yung specs and tignan rin po natin kung ano po yung price niya and promo po for in-house bank financing. At saka magbibigay din po ako sa inyo kung ano-ano yung mga freebies na pwede niyong ma-avail sa unit na to. Tara guys! So mga kapalaboy, umpisahan po natin sa kanyang harapan po. Yung harapan po ng GT 4x4 automatic natin, equipped na po siya ng LED headlamp with LED DRL. Tapos, naka-LED rin po yung kanyang fog light. Tapos guys, and mga kapalaboy, equipped na rin po siya ng headlight washer. Dito po, naka-locate po. Then yung kanyang radiator grill naman po, naka-silver painted naman po siya with glass laminated na Mitsubishi emblem. Yan po. Tapos guys, yung nasa loob po ng glass bezel na Mitsubishi emblem po, dito po yung sensor po para sa front collision mitigation system. Equipped na rin po siya ng adaptive cruise control. May setting po siya ng far, medium, saka near po. Yun po yung function nun. Tapos mga kapalaboy, may apat na sensor po siya sa harapan. Sa unit natin para malaman po ni driver na meron pong obstacle sa harapan po ng sasakyan natin. Kaya magbibigay po siya ng warning signal or warning buzzer na nagsasabi po na may sa harapan natin, may obstacle. Tapos, equipped na rin po siya ng front camera para naman po sa camera 360 or bird's eye view. Mga kapalaboy, yung 4x4 GT natin, naka-ano na po siya, two-tone alloy rims na po. Ito po yun. Yan po yung design ng alloy rims natin. Ano na po ito ah? Keyless operating system na po yung unit natin. Yung susi po, hawak lang po natin or nakalagay po sa bulsa, pwede po natin i-lock and unlock yung unit natin gamit yung button dito sa gilid. Yan. Automatic din po, nagre-retract po yung side mirrors kapag naka-unlock na po yung unit natin. Tara, pasok po tayo sa loob. Mga kapalaboy, naka-ano po ito? Naka 8-way adjustable power seat po yung GT 4x4. Sa driver side and yung sa passenger side po, equipped na po siya. Ito po yung switch or yung adjustment lever po niya. Tapos, naka-genuine leather seat na rin po siya. Yung mga sidings po niya, naka-leather na rin po yan, naka-leather wrap na rin po. And then, okay. Tapos, equipped na rin po siya ng front collision mitigation system button. Meron din po siyang parking sonar button or switch. Mitsubishi Active Stability Traction Control. Side mirror controls, nandito na rin po. Tapos, meron din po siyang push button engine start. Mga kapalaboy, itong GT 4x4 natin, equipped na po siya ng headlight washer switch. Kasi may headlight washer po siya. Tapos, meron din po siyang auto button para humagamit natin yung auto lightning system. Tapos nandito rin po yung switch para sa fog light and rear fog light po niya. Yan. Hindi ko na gagamitin, baka ma-discharge po yung unit natin. Tapos equipped na rin po siya ng paddle shifter para magamit natin yung Sportronic. And then yung steering wheel natin, tilt and telescopic po siya. Pwede natin ibaba or itaas. Tapos pwede natin hatakin, palapit or itulak po palayo yung steering wheel. Tapos ilock lang po natin sa desired position po natin. And then dito po, dito naman po sa kanyang steering wheel control, nandito po yung multimedia information display buttons. Nandito po. Tapos volume up, volume down. Then may track seat button po. Tapos kabila naman po, nandito po yung adaptive cruise control. And then, yung adjustment, kung gusto natin i-set from near
middle or far po yung ano natin, setting po ng front collision mitigation and yung adaptive cruise control. Tapos itong button naman po na ito, parehas po sa Black Series natin or sa previous video ko po, ito po magagamit natin para mapagana ho natin yung bird's eye view. Check po natin. Yan. Ayan po siya. Tama. Yung multi-information display po natin, naka-LCD na po siya. Pwede rin po natin baguhin po yung kanyang ano ho, kanyang design po. Gagamitin lang po natin yung menu button dito, pero hindi ko na lang po i-explain dito para hindi na rin po masyadong mahaba yung video natin. Tapos guys, equip na rin po siya ng button para sa tailgate. Ito po. And then, yung unit po natin, same with Black Series 4x2. Naka dual zone with Nano EX technology na rin po siya. Yung Nano EX technology para ma-eliminate po niya yung bad bacteria or bad ion sa loob po ng sasakyan natin. So, maiiwasan rin po natin na magkaroon ng allergy or magkasakit due to airborne diseases po. Yan, pasalamat po tayo dyan. And then, yung aircon po pala natin, mga kapalaboy, Calsonic na po yan. Same with Nissan technology po. Then, meron po siyang rear differential lock button or switch para malock natin or ma-on po natin yung ano natin, yung rear differential po. Dito naman tayo, 4x4 po itong unit natin na GT. So, equip po siya ng Super Select 2 na switch. Magagamit po natin yung 2H. Ito po, para dun sa rear wheel drive lang po siya. 4H, lahat po ng gulong kakamot po. Or lahat po ng gulong, yun po yung magagamit natin. Then, 4HLC, yan, magagamit din natin yan. Tapos, kung gusto natin mag 4-wheel drive po, pupush down lang natin. Tapos, i-switch natin papunta dito sa 4LLC. And then, i-lock natin yung differential po. Yan. Okay, nakaano na ho tayo guys ha. Naka 4LLC tayo. Tapos meron din po siyang terrain selector. Magagamit po natin yung gravel, sand, tapos yung mud. Meron po siyang setting dito. Ano lang natin sa neutral para mapagana po natin. Ito ho. Terrain selector po, nandito po. Meron siyang gravel, sand, rock, or mud po. Yan po yung apat na terrain selector po ng unit natin. Tapos meron din po siyang hill descent assist button po. Para kapag pababaho tayo ng bundok, or tama, bundok po, or mag-offroad tayo, ito yung gagamitin natin para si Montero na po yung magdidikta ng ano natin pagpababa, para ma-prevent po niya yung ano, yung tawag dito, yung pagka-accident ng unit natin habang pababa po tayo ng slope po or ng hill po. Tapos equip na rin po ito guys ng ano ng electronic parking brake and brake auto hold button po, same with other automatic transmission natin ng Montero. And then, ito pa po yung nadagdag na feature sa Montero GT 4x4 natin. Meron po siyang auto dimming ano dito, or ano, auto dimming na rear view mirror po. Kapag nasesense po niya na maliwanag po yung nasa likod or nakakasilaw na po yung headlight nung nasa likod natin, automatic magti-tilt po yung rear view mirror natin. Tapos, equip na rin po tayo ng sunroof. Ito po yung switch niya. Tapos buksan natin. Ayan siya. Pero hindi ko na po ipipindutin yung button na to kasi para hindi na rin magbukas yan. Yung ano natin, yung sunroof po natin. Yan, gawa sa salamin po yan. And then guys, mabilis lang na video to. Yung unit po natin, ano na po ito ah. Ano, dual aircon po siya. Bali merong aircon dito sa harap and sa likod po. And ito pa oh, yung nadagdag ho dito, bali 7 airbags po yung Montero GT natin. Meron po siyang airbag sa driver side, sa harap,
dito yan sa steering wheel and dyan sa dashboard po ng passenger side. Tapos meron po siyang knee airbag and curtain airbags po. Ayun. So, tara, punta ho tayo sa likod ng unit po. Tignan ho natin yung second row. Tapos maya-maya, puntahan din natin yung third row. Pakita ko po sa inyo. Off ko lang po. So, mga kapalaboy, sa second row seat natin, nandito po nakalocate yung 220 volts na power outlet and meron din po dito yung USB slot para makapag-charge tayo ng Android devices or mobile devices po natin. Tapos, yung maximum capacity lang po or wattage na pwede natin isaksak dito sa 220 volts na power outlet, 150 watts. Then, dito naman po, nandito po nakalagay yung center, yung armrest console with cup holder po. Tapos, sa taas naman po, nandito po yung switch para po sa dome light and yung switch naman po para po sa fan speed ng kanyang rear aircon. Then, punta po tayo sa likod. Tara! So, mga kapalaboy, dito naman po tayo sa likod ng unit ng GT 4x4. Equipped na po siya ng GT spoiler. Tapos, LED na po yung kanyang taillight. And then, equipped na rin po siya ng sensor po. 1, 2, 3, 4. 4-eye na sensor. Guys, itong Montero GT natin, equipped na rin po pala siya ng blind spot warning. Tapos, equipped na rin po siya ng rear fog light. Nakalocate po siya sa kaliwa, wala ho sa kanan. Hindi ho siya pundido, kaliwa lang po yung equip. And then, yung unit na to, power tailgate na rin po siya. Kaya pwede rin ho natin pindutin yung button dito para mag-unlock yung tailgate at automatic aangat po siya. Or pwede rin po kick sensing, sisipa lang ho tayo ng ganon. Then, aangat na po siya ng kusa. Yon. Tapos, gusto naman natin isara. Kung tinatamad na tayo pindutin yung button dito, pwede rin po natin ulit sipain yung ilalim. Yan. Magsasara naman po siya ulit. Tara! Ayun. So mga kapalaboy, magbibigay po pala ako dito ng promo para sa 2023 Montero GT 4x4 Automatic. Starting from unit price. Unit price po niya, 2,370,000 and may cash discount po tayo na 20,000 pesos. Then, meron ho akong promo for in-house bank financing transaction. 415,000 po yung kanyang all-in down payment offer and meron po siyang monthly na 48,086 pesos for 5 years to pay po yun. Kasama na po sa all-in offer na to yung 3 years LTO registration, 3 years TPL, 1 year comprehensive insurance with acts of God, chattel mortgage fee, and free PMS po tayo dito up to 20,000 kilometers. Exclusive or personal freebies ko para sa unit na to, kung kukunin nyo siya under in-house bank financing, magbibigay po ko sa inyo ng rally yard skid plate, tapos magbibigay din po ako ng slim fender flare, deep dish matting, Bosch Europa horn, ultra HD dash cam, tapos magbibigay rin po ako ng rain visor, hood emblem, door step seal, car cover, at saka umbrella and keychain po. Then, magbibigay pa po ako ng wax. Kung gusto nyo po guys ng update regarding po sa other Mitsubishi units namin and promos, maaari nyo pong i-click yung bell button below and please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. So, sana guys, kayo naman yung maging next Mitsubishi client ko. Bye!